saksi ho kami, lalong-lalo na sa Distrito 2 sa Quezon City, kung ano ang pagbabago nung dumating ang ating Presidente Duterte. Noon, tinatawag kami pinakamagulong barangay, pinaka-riot dito, patayan dito, droga rito, walang humpay na droga. Ako po, dating kapitan ng Batasan Hills. Saksi po ako kung gaano kasalot ang droga. Droga ho ang unang-unang sumisira sa pamilya. Ito po ay totoong istorya. Pag ang isang pamilya may biktima ng droga, nagkakaproblema ang tahanan. Yung dating masunurin, yung dating magalang, pag nakapag-droga na, wala nang sinasanto. Unang-unang biktima, unang-unang namumroblema ang mga magulang at ang kanyang kapamilya. Pag naubos na ang mga gamit, nanakaw na, nabenta na, ultimo kaldero, susunod na nanakawan ang kanyang mga kapitbahay. Ganyan po ang problema ng droga. Wala pa man po, hindi pa man po Presidente, si Presidente Duterte, kung ano ang istan niya sa Davao, yan din ang istan ng inyong abang lingkod. Kaya binansagan po ko ng Duterte ng Quezon City. Saksi rin ako na wala tayong malalapitang hustisya nung panahon pong yun. Dahil ultimong mga kapulisan, sila na rin ang nagtutulak ng droga, nag-umpisa sa pagiging protektor ng droga hanggang sa natuto na sila na ang magbenta ng droga. Saksing buhay po ang inyong abang lingkod. Ilang pamilya, ilang magulang na lumalapit sa akin, umiiyak dahil ang dating magalang na anak nung nalulun sa droga, wala nang ginagalang. Pati sila ay sinasaktan na. Ultimo kaldero, ultimo lock ng pinto nila, binebenta na. Wala nang matakbuhan. Pag nagsumbong ka sa pulis, mas nauna pa ang pulis na magsabi sa puser ng droga na may nagreklamo sa inyo. Noon, waiting lang, okay na sa kapulisan. Pero dumating tayo sa punto na droga na, nire-recycle na ng ating mga kapulisan. Saksi ho ako at kasama ko po ito si Agent Jonathan Morales. May isang punto na wala nang mapupuntahan ang aking mga nasasakupan. Kaya ang inyong abang lingkod, niralihan ko na ultimo istasyon ng pulis sa amin.
Madaming death threat, pero hindi ho nagpatinag ang inyong kaharap. Ang hirap po ipaglaban ang tama ngayon. Pero kung walang titindig sa tama, tuloy-tuloy po ang kasamaan na dinulot ng ilang mga politiko na mga buhaya. Sa barangay ko po, ang may pinakamalaking crocodile farm. Mas malaki pa kay Lulong. Kaya ito po mga kasama ko nandito ngayon, nagpasya po kami na tumindig na. Kami pong maisog sa Quezon City, hindi na papayag na magsasawalang kibo. Kami po ay titindig ngayon sa tama dahil alam ko marami pa rin Pilipino na nakikiramdam na kagaya ko noon. Baka ngayon, sabay-sabay tayong titindig. Tama na! Sobra na! Gaya po na sinabi ko, ang simpleng tahanan pagka may adik, problemado na ang tahanan. Lalo na kaya kung ang ating presidente ay adik. Kaya nagkawindang-windang ang Pilipinas. Ang pagbabago po ay kailangan dalawang tao. Ikaw ay malaking magagawa sa pagbabago. Hindi ko na rin po patitiis na walang pakundangang pagbigay ng ayuda. Ang ayuda po, pamilya rin ang nakikinabang. Pamilya ng mga supporter, pamilya ng kaibigan ng mga politiko. Tama! Papayag pa po ba kayo? Malalahimik pa rin po ba kayo? Baka naman pwedeng samahan nyo na ako sa pagtindig dito alang-alang sa mga susunod na henerasyon. Kung hahayaan po natin ito, pwedeng kakayanin natin. Pero yung mga mahal natin sa buhay, sila ang tatamaan ng gusto.